Magandang araw po sa inyong lahat. Asa man kayo sulok ng mundo, magandang araw po sa inyo. This is Oragon po. Welcome to my vlog. Hi. And ito po tayo ngayon sa Takarazuka Hyogoken sa Japan. Ayan. Akyatin po natin ang isang temple. At ito po yung may baitang na 205 na baitang magmula dito sa baba. Ayan, ito po yung isang temple. Nasa tuktok ng bundok. Katin po natin ito. Kwento ko lang pala po. Paano nga ba mga manalangin ang mga Japanese? Ayun po sa dati kong vlog na ipakita ko na din doon bago sila aakyat sa ganitong bungad ng temple o paakyat sila dyan sa pagpasok pa lang nila. Papalakpak sila ng tatlong palakpak. Ayun. At na... nahiwagaan nga po ako kung para saan yung palakpak na yun. At tinanong ko sa aking kasamahan Japanese. Ang pagpalakpak daw po sa pintuan o sa bungad ng temple, ito daw po ay sinyalis na kumbaga nagpaparamdam sa kamisama. Nabigyan sila ng atensyon yung palakpak na yun. Para marinig ni kamisama na nandun sila. At bago sila pumunta dun sa may altar, upang manalangin, papalakpak sila ng tatlo, sabay mananalangin na matimtim at nakatungo ang kanilang mga ulo. Parang sa atin din na mga Kristiyano, ang pinagkaiba lang, wala silang mga santo. Pero iwan ko nga ba dito sa aakyatin natin kung ano ang meron na sinasamba nila ron na rebulto na tinatawag din lang kami sama o Panginoon. Ayan, malayo-layo pa po. Tok-tok na rin ang bundok to. Kung makikita natin dito sa side, alos gubat na rin to. Ito nga po, at sinisipon ako at sobrang lamig dito. Alos nasa 1 Celsius po ang lamig dito. Ayan, bundok na nga po. Ito po ay Takarazuka, Hyogoken, Japan. At malapit rin po. Lapit din naman po ito sa Osaka, siguro po mga 50 minutes lang from Toyonaka o Osaka. Nandito tayo sa Hyogoken Takarazuka. Ayan, medyo malamig po dito kasi bundok nga to. Ayan po, nakakailang ano na tayo at medyo malapit-lapit na tayo. Bali po itong hagdan na to, yung baitang niya ay nasa 205. Kaya po hapong-hapo ako bago pa narating ang tok-tok na yan. Ayan. Nakikita po natin. Dito na tayo. Ayun, kala ko po napakalaking temple. Ayun, maliit lang pala po ito. At talaga nasa tok-tok ng gubat. Ayan po. Makikita po natin. Ayan lang po ang panalangin na nila o dasalan. Ayan, bago kaakit yung sagan na yan. Papalakpak ka ng tatlo. Para pagpukaw sa ating Panginoon o para pagtawag ng atensyon na nandun ka sa baba. Ayan. At siyempre po, habang nakatungo ka dyan sa may ano na yan, sa may konkreto na yan, sa may siminto, papalakpak ulit ng tatlo para magbigay ng atensyon sa iyong panalangin. Pagkatapos mo manalangin, papalakpak ulit ng tatlo. Ayun. Bilang pasalamat naman daw. Ayan. Gubat pala po ito. Kung makikita natin, ayan, may rebulto pa po ng aso. Yan po ang hindi ko alam at hindi ko rin naitanong sa hapon kasi hindi ko po siya naisama. At ito nga po ang mga pangalan ng mga ano dito, mga sinasamba. Ayan nga po, at pagbaba ko ng ano, pagbaba ko, naitanong ko dyan sa hapon kung ano mga, kung sino yung mga pangalan na yan na nakalagay, sabi niya yan daw yung mga pangalan ng kamisama na nandyan sa maliit na temple na yan. At ito nga po, pababa na tayo at kitang kita po natin ang baba dahil tayo po ay nasa taas talaga. Ayan po, talagang sa medyo may edad na po, hindi na po kakayanin ang ganyang kataas na hagdan kasi ito po ay 205 na baitang. Ayan, medyo mataas talaga po. Ayan ang kasamahan kong
Japanese dahil 70 years old na, hindi na siya nagsama kasi tinanong niya ako, gusto mong pumunta doon? Sabi ko, try ko pumunta. Sabi niya, tinanong ko siya kung sasama, hindi daw siya sasama. Siguro alam niya na mataas talaga. O nasa taas talaga nakapwesto yung ano. Bagamat hindi pa siya nakarating dito sa temple na to. Medyo malayo talaga sa kalsada. Kita niyo naman po yung baba talagang napakataas.